Ayan, igisa ang bawang, sibuyas, kamatis at saka ang baboy. Ayan, gisa mo lang. Ayan, gisahin mo, lagyan mo ng paminta at lagyan mo ng konting patis kung gusto mo, pwede rin konting toyo. Ayan, palambutin mo lang yung baboy na ginamit mo. Pwede rin hipon. Pwede rin hipon ang ilagay mo. Ang chicken. Sa akin, ginawa ko is baboy. Ayan, nilagay ko na yung pinakuloan ko munggo kanina. At nilagyan ko rin ng tinapa flakes. Para mas malasa konti ang ginisang munggo. Ayan. Yeah, masarap na yan. Masarap talaga yan. Gisa-gisa mo para lumasa yung tinapa. Ayan, pakuloan mo. Nanato, lagyan mo ng konting tubig. Nilagyan ko din ng konting chicken cubes. Para pampalasa lang din. Ayan. Ayan na. Ang ginisang munggo. Na napakasarap. Ang ihalo ko dyan is alugbati na tinalbusan ko yung tanim kong alugbati. Sarap yan. Pwede rin talbos ng kamote. Pero ngayon, ang ginamit ko dito is alugbati na aking hinarvest sa maliit kong taniman dyan sa baba ng bahay namin. Ayan. Ayan, pakulo-pakuloan mo lang. Ayan, halu-haluin. Ayan, ito ang alukbating aking hinarvest kanina. Malalaki yung dahon niya, kaya yung iba ginupit-gupit ko siya nung nilagay ko na siya doon sa ginisang munggo. Masarap siya, di ba? Hindi naman mahirap itanim yan, kaya pwede rin kayo magtanim sa inyong mga bahay-bahay. Ayan, nilagay ko na yung dahon ng alugbati. Ayan. Masarap yan. Ayan, natimplahan ko na rin siya. Nilagay ko na rin ng pampaalat. So, basically, palalambutin ko na lang yung dahon ng alugbati. Ayun lang. Kalas na. Have a nice day. Kain tayo.